Hoy! May bigla akong na-miss. Na-miss nyo rin ba? Hoy, host, react daw. Na-miss nyo rin ba? Parang wala akong kausap dito. Lahat kayo nagulat, ano? Aba, na-miss ko ang ating UH Barkada na si Batong. Miss Rhea Santos. Aba, eh, balita ko. Achiever na rin siya sa Canada. Ano pa kaya ang iba niyang pinagkakaabalahan dyan sa Canada matapos ang ilang taon? Abay, baka na-miss nyo. Panoorin natin ito. For 20 years, nakasabay natin siyang mag-almusal araw-araw bilang unang hirit kabarkada. Hindi naging madali ang desisyong magpaalam sa tahanang nagmahal sa akin at minahal ko. At makasama ko ang aking buong pamilya para mag-umpisa ng bagong buhay sa ibang bansa. At dahil family first, pagdating sa ating kapuso na si Rhea, paalam muna Pinas at hello sa Canada. Finally here. Well, technically, this is the first day in Canada. Ang inasikaso muna namin is yung medical insurance namin. We have to have the four of us covered. Bukod sa masayang bonding moments kasama ang pamilya, nag-aral din ang ating kabarkada na si Rhea ng broadcast and online journalism sa British Columbia. Dito muling bumalik si Rhea sa kanyang first love, ang pag-aaral. Bukod sa pag-aaral, aba siyempre, hinahanga ang news anchor din si Rhea sa isang Filipino edition newscast sa Canada. Nakakasalamuhan niya rito ang ating mga kababayan sa Canada with her world-class news reports. Hindi lang sa career hashtag blessed si Rhea. Dahil matapos ang tatlong taong paninirahan sa Canada, naging permanent resident na si Rhea at ang kanyang pamilya. You are a blessing to many, Rhea. Kaya naman from your unang hirit family, more power on your next adventures. Yeah. Mga kapuso, let's welcome back live na live sa unang hirit, Miss Rhea Santos! Yay! Bawal madapa! Bawal madapa! Welcome back! Welcome back! Una kami natin! Kumusta po mga kapuso? Ah, oh. Ay, ang sarap sabihin. Galing sa unang hirit. Thank you. Parang di nawala. Salamat. Thank you very much. Happy to be here. Ayan. Sabi ko hindi ko mapapala... Ay, okay. Okay lang po. Ay, sabi ko hindi ko mag-English ka. Look at you. Ano sabi mo? Hindi, sabi ko nga hindi ko mapapalagpas yung pagkakataon na mag-hi sa inyo, makita din ng mga anak ko yung kanyang mga ninong at ninang. Plano ko sanang mag-hi lang, napagbigyan po ng pagkakataon na mag-hi sa ating mga kapuso. So, at kung sabi ko kanina, dapat nag-unang balita ka. You are home. Pero after almost 4 years, ngayon ka lang umuwi sa Pilipinas, kasama pa yung buong pamilya mo. Yes, buo, kompleto. Kompleto. Asawa, dalawang anak. We're happy to be home. Although, hindi ko in-expect na magiging emotional ang trip na to. We were scheduled to come home April 26, tama ba? Pero napaaga po ng dalawang linggo dahil sa aking mahal na tatay na nanonood ngayon. Hi, Daddy! Hi, dito, Tommy! Magaling ka, yung mga taga-susunod. Kaya mo yan? Oo nga, yung mga doktor, care aides at nurses ng St. Luke's QC. Thank you. Okay. Wow. 2019 ka pala umalis. Ang bilis naman. Kamusta adjustment? Okay naman. Nagulat ako na mas nag-adapt ng mabilis yung mga anak. Mga anak ko. Kasi yun yung importante talaga sa aming mag-asawa na okay ba sila? Makakakuha ba sila ng mga kaibigan? Mm. Pero after a month, they feel at home in Vancouver. Kami din ng asawa ko, nakapag-adjust na. Tapos biglang nag-pandemic! Perfect timing in the sense na, again, yung Omni-Filipino dumating after a year of being in Canada. Who would have thought na magkakaroon ng Filipino channel after a year? So parang naging, ang ganda ng timing. Yes. Ang ganda ng timing lang. Mm-hmm. Yun. Okay, eto Rhea. Without further ado. Oh my gosh! Oh, Mateo, talaga na pressure mo. This is our newest UH Barkada. Mateo, hello, this is Rhea. Hello, madam. Yes. Saka una kong binati. Before, Tinder? Nice to meet you in person. Nice to meet you. I'm a fan of you and your lovely wife. Yeah. Love, nagtutulog pa, mamaya pa.
Nice to meet you po. Yes. Welcome back home. At sobrang gandang addition sa Unang Hirit. Good! Diba? Yes. Lumalaki ang barkada ng Unang Hirit. Thank you very much. Yeah. Thank you po. Oh, ito, at malamang ito ang gustong itanong ng mga nakamiss sa'yo. Magtatagal ka ba at mapapanood ka ba ulit sa Philippine TV, Rhea? Magtatagal. We're scheduled to fly on Friday back to Vancouver. Pero nandun ako sa punto na, nag-iisip kung mag-extend or hindi because of what's happening. Kung mapapanood sa Philippine TV, nandiyan naman ang Facebook. Huwag ni Filipino, nandiyan pa rin. So, doon tayo. Doon muna. Yes. I think, Ma'am Rhea, me and Ma'am Susan, we're going also to Canada. Kailan? Soon! Yeah, you watch out. Wait for Sanji. Parang may pagbabanta, you watch out. Kasi, nakuya. Pero Torea, sa tagal mo sa Canada, ano yung mga na-miss mo rito sa Pilipinas? Aside from missing us, of course. Okay. Ang una-una kong kiniling sa aking loving Tito Ray, na parte na rin ng pamilya namin, ay bito ka ng manok. Uy, sarap yan. At saka ube cake. Oh. Na talagang pagland ko, yun talaga yung binigay niya. Okay. Oo, yung mga ganyan. Of course, street food. Tapos, ang dami ko na rin Filipino food na talagang kinain. Kaya medyo nag-gain na rin ako ng ilang pounds. Ito po, Ma'am Rhea, natapos mo na yung 2-year broadcast and online journalism sa Canada. Ano bang future plans mo? Pagbabalik mo rin ba? Babalik po ba kayo dyan? Or? Of course. So, Omni-Filipino is there. Grateful ako na naging parte ako, naging bahagi ng Filipino-Canadian newscast na Omni-Filipino. So I'll be continue doing that. And of course, nagpapasalamat din ako dun sa mga kasamahan ko sa Vancouver, no, dahil very understanding sila sa nagiging sitwasyon ko ngayon. If I plan on extending, full support sila, do what you have to do, whatever decision that would give you peace of mind. Yan ang sabi ng aking immediate bosses, do it. So, yung English a lot na, ha? Oh, yeah! I'm having a hard time, eh. I know. Ito, siyempre, dahil na-miss ka namin, nang-stalk muna kami sa mga social media posts mo, kaya sasalang ka sa ating photo booking. G ka ba? G is game ka ba? Yes. Game ako! G na G! Guticelli. Kapag pansin ito, ina-enjoy mo ang outdoors pagdating mo sa Canada, back to being fit ka rin. Paano mo nasisigurong fit ka doon? Patingin natin ito. Let's watch this. Ayan. Lagi kang outdoor. Biking, ha? Biking, tama? Ayan. Lalo na ngayon, summer na po sa Canada, sa Vancouver. So, yan ang activities talaga, outdoors. Oh, ano, may napala ka ba dyan? Yan ang kasama ko nung pandemya. Oo nga, kita ko. Diba? Perfect activity for social distancing. Kasi hahanap ka lang ng corner mo, yun na, jump. Of course, yan din. During the pandemic, yan, open kasi ang parks. Walking in the woods, ha? With a woody woodpecker. Oh, Susan! Okay, sa me time mo, family time is the key for you. Lalo na dumating kayo sa Canada, sa mga video mo online talagang certified family goals kayo. Ano yung mga usual bonding moment niyo? Although nakikita ko yun. Oo. Inestalk kita eh. Sige nga, ano? Yeah. Lalakad kayo. Hindi, kasi puro lakad talaga doon. Dahil, walang jeep eh, no? Papunta sa trabaho, hindi naman ako nagda-drive. So, transit, lakad. Mm-hmm. Tsaka syempre, masarap din maglakad. Oh. Yun na yung pinaka-exercise mo, diba? Mm. Bonding, kain. Of course, getting in touch with our Filipino community there. Marami ring events. Lalo na ngayong Hunyo, June, Filipino Heritage Month. Yes. Tapos, of course, yung Independence Day natin. Ang daming events doon. I hope maabutan ko pa yon, kasi nga depende kung mag-extend or hindi. 2019, si umalis ka rito, si Uno nasa kilikili mo lang. Ngayon? Pero ito na siya na ngayon. Ayan, no? My Panginoon God, po. Basketball player. Ayan, ha? Ang aking kong panganay. Heartthrob ng volleyball team sa Canada. Six-two, right? 6-2 po. Come on. Wow. Hindi, tawagin na rin natin ibang may... Carlo! Naku, ayaw! You won! Hindi, Carlo, you won! Diyan lang kayo! Diyan lang kayo? Si Uno ang ano, ha? Si Uno, ayan. Mag showbiz ka ba rito? Maybe!
Oh, yan, high scoop na natin yan. Abangan si Uno. May magbabantay na. Naku, sobrang biti naman ng kwentuhan natin, mga Marites. Pero Rhea, may message ka ba sa mga Filipino fans na nakamiss ka rin? It's good to be back. Maraming salamat. Back? Temporarily! It's good to visit again yung studio, yung naging tahanan ko for almost 20 years, no? Ito pa rin yung, kahit nasa Canada, pinapanood ko pa rin kayo. Buti thank na lang you. may social media. But maraming salamat po kahit na po wala na sa Pilipinas, wala na po ako sa Unang Hirit. Ramdam ko pa rin po yung pagmamahal, yung suporta nyo kahit nag-desisyon na po akong mangibang bansa. So thank you very much. Salamat naman sa pagbisita. Yes. Miss Rhea Santos! Yes! Thank you! Dito ka lang.